everyone. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Maynard TV. Subscribe para po ma-update kayo sa aking lahat ng videos. Andito po tayo ngayon sa Manila North Bay upang saksihan ang mga kabanata ng pag-uwi ng mga crew na pinauwi at na-stuck sa kanilang mga barko for almost 2 months. At ngayon po, sasaksihan natin kung ano yung mga pakiramdam nila na ngayon gayon, na-release na po ang kanilang mga swab testing at makaka-uwi na po sila sa kanilang mga pamilya. At dito po tayo sa North Harbor, Manila. Ayan po. Ayan po ang status ng ating pier ngayon. Nakakayamang sabihin pero masyado pong madumi ang ating dagat. Kalat po ang mga basura. Mga plastic, papel. Ayan po. Lumulutang-lutang. Ngayon po nakikita niyo rito ang Explorer Dream. Isang barko, isang cruise ship na galing sa Europe at bumaba ang mga more than 500,000 crew. Magandang araw po sa ating lahat sa mga manonood po ng Maynard TV. Dito po tayo sa North Harbor, Manila, pero pasaksihan ang isang kabanata ng pag-uwi ng libo-libo nating mga na-delay na crew, mga OFW seafarer na bababa po ngayon. Dito po tayo sa North Pier Harbor, Manila. By the way po pala, sa mga hindi pa po nag-subscribe ng Maynard TV, press nyo lang po yung button sa baba, subscribe, para po maka-update kayo sa aking mga daily videos. Ayan po. Ayan po, nakikita nyo yung isang barko na Explorer Dream na nandito ngayon sa North Harbor, Manila Pier. At magbababa po ng mga na-stranded na seafarer seaman crew. Natanggap na po ang kanilang mga swab result at sila po ay makakauwi na ngayon sa kanilang mga pamilya. Ayan po. Shout out po pala sa aking kaibigan na si Arnel Batalier na tumulong sa paggawa ng video na to. And sa lahat ng mga kaibigan natin. Ayan po ang mga bus na naghihintay. Ayan po, makikita niyo ang mga bus na naghihintay ngayon sa North Harbor, Manila na susundo po sa video natin. Ulitin ko po, sa mga hindi pa po nagsusubscribe ng Maynard TV, just click subscribe para po maka-update kayo sa aking mga latest videos. Ayan po. Ayan po ang Coast Guard. Ayan po ang mga bus na susundo sa mga po tayo ngayon sa Manila North Pier para saksihan ang pagbaba ng libo-libo po na sa kanilang mga cruise ship. Sa kanilang mga pamilya sa loob ng 2 buwan po. Opo, 2 buwan po din ang na-stranded ang ating mga seafarer, OFWC. Kaya po ang bus nila na susundo sa kanila at maghahatid sa kanilang mga tahanan. Makikita niyo po ang Explorer Dream na nakadock po dito sa Manila North Pier. Apo. Ayan po. Ang barko po na to ay magbababa ng 585 Filipino crew. Stranded sa paghintay ng kanilang mga swab result sa retros at sila po ay inalalayan ngayon ng
Philippine Coast Guard. Shout out po pala sa aking kaibigan na si Arnel Batanguero na tumulong sa paggawa po ng Leonard TV. Papakita ko po sa inyo ako na sobrang saya na makakapili na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayan po, sakay po tayo ng isang tender boat na sumundo po sa kanila sa barko papuntang Pantalan dito po sa Manila North Bay. Isa sa tender boat na nagawa sa Manila North Bay sa mga Pilipino nating stranded sa kanilang ng mga cruise. Ngayon po, ang makakauwi na sila para sa mga pamilya. Good afternoon everyone! Welcome to Maynard TV! Sa mga kaibigan po natin hindi nag-subscribe, press nyo lang po yung subscribe button sa baba para maka-update po kayo sa everyday video natin. Shoutout lang po sa aking kaibigan si Arnel Batalyan at tumulong po sa pag-video na to ng mga OFW seafarer na kakuha na ng result ng swab test. Sila po yung mga seafarer natin, mga seaman na almost 2 months na nasa barko at na-delay ang kanilang mga pag-uwi sa kanilang pamilya dahil sa result na ginawa ng Philippine Coast Guard at ng Red Cross. Ayan po ang bus na sakay ng mga OFW seafarer. Galing po yan sa barko. Dito po sila sa kanilang agency sa UPN sa May North Harbor, Manila. Ayan po. Ang kanila pong agency ay ang UPL at inaayos naman po ng maganda at systematic ang kanilang mga pag-uwi. Kinuha po sila sa pier sa May North Harbor, sinakay sa bus at dinala po rito. At dito po isa-segregate ang mga OFW seafarer natin according sa mga probinsya na kanilang uuwian. Ihatid po sila ng mga bus. May mga drop-off venue po tayo, yung mga Cavitex, NLEX, Cagayan, Baguio, Norte, South. At yung mga malalayo probinsya naman po ay mag-hotel. Yun po ay mag-stay sa hotel habang kumukuha ng mga flight sa kani-kanilang mga lugar. Ayan po. Ayan po ang kanilang system ngayon. Bali, pinagla-launch po sila ngayon ng kanilang agency. Ayan. Meron po tayong interview dito, ah, isang seafarer, isang si... Sir! Sir, magandang tanghali po. Sir, maabala ko lang po kayo, sir. Sir, ano po ba pakiramdam ng isang OFW seafarer na uuwi na, sir? Ano po pakiramdam, sir? Sige, po sir, naiintindihan po namin, marami po kami Pilipino na nananalangin din na lahat po ng mga Pilipino ay makauwi rin. Salamat sir sa oras niya sir. Makasave journey home po kayo sir. Ingat po kayo sir, salamat po. Ayan po ay isang crew ng barko. Interview po natin siya at masaya po siya. Nauwi po siya ngayong araw na to sa kanilang mga pamilya. Sa purin siya at masaya po siya. Ito lang po, maraming salamat ulit sa mga subscriber natin. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, press nyo lang po yung press button ng subscribe sa baba at para maka-update po kayo sa daily videos po natin.